Bawat isa, purihin po ang Panginoon sa kanya pong pag-ibig at biyaya po sa atin na sumasagana sa bawat araw. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yun, awitan po natin ang Panginoon, tunay na dakila. Sa akin ang kanyang layunin na ako'y magtatagumpay at gamitin saan man pumaroon siya'y sasama hindi iwang mag-isa. Salamat po sa katubusan na aming mga kasalanan.
Salamat po sa mga biyaya tinatamasa namin ngayon, Panginoon. Sa inyong mga salita na patuloy namin nagiging gabay. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo ng kulay ang aming buhay, Panginoon. Sabi niyo sa inyong mga salita, tinawag niyo kami mula sa kadiliman. Tungo sa inyong kagilagilalas na kaliwanagan, Panginoon. Marvelous light. Upang ipahayag namin ang mga dakila ninyong mga gawa. Salamat po, Ama. Tulungan nyo kami sa magbubulay-bulay namin na inyong mga salita at sa pananalangin, Panginoon. Samahan nyo po kami, Holy Spirit. Kung wala pong pagkilos po ninyo, wala po kami, Panginoon, magagawa, Panginoon. Holy Spirit, iayos nyo po ang mga puso, ang mga kalooban, Panginoon. At bigyan nyo kami ng lakas na magpatuloy, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Ama. Pinipuri po namin kayo at pinapasalamatan, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Wala pa pala akong Bible dito. Okay. Salamat po sa Panginoon sa bawat isang narito at nakikinig ng sa ating pong pag-aaral. Purihin ang Panginoon. Malaki ang pangangailangan natin ngayon sa ubusan ng Panginoon ng magtatrabaho para mangaral na kulang ang tao natin ngayon sa basa ng Panginoon. Ang nakakatuwa sa Panginoon, napakagaling talaga ng Panginoong Jesus. Alam niya kung ano talaga yung kailangan. Hindi sinabi ng Panginoon, no? Pray for the Lord of the harvest to send money. Because maraming mga tao, ngunit walang pera. Hindi yun yung sinabi ng Panginoon. O kaya sabi ng Panginoon, pray for the Lord of the harvest na magkaroon kayo ng malalaking mga simbahan. Marami kasing mga tao na naglilingkod sa Panginoon pero walang malalaking simbahan para matuluyan yung mga anak ng Diyos. No? Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pray for the Lord of the harvest, to the Lord of the harvest, that He will send more. Nagpadala siya ng mga manggagawa pa. Kaya ang ubasan po ng Panginoon ngayon ay hiring. Hiring po tayo ngayon ng mga tao na magbibigay ng buhay sa sa Panginoon, ipapagamit yung kanilang bibig, lakas at maging kanilang mga bulsa para sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag dilim, dumating, tag-ani, tapos na. Merong time. No? Hindi po maghapong gabi at hindi rin po maghapong umaga. May hangganan ng umaga. Ngayon, nakikita natin na malapit nang dumating ang Panginoon. May oras na, ilang oras na lang, no, we are redeeming time sa ating pong ginagawa. Kaya, at kapag tayo ay nagmamadali, tayo ng mga tao, we tend to ask for help. Pagka tayo ay nagmamadali at maraming gagawin, marami pa tayong nakikitang gagawin, konti na lang ang oras, hindi natin sinasabi na, hindi na, ako na bahala dito, kaya ko na to. Hindi, ang ginagawa natin, tulungan nyo na nga po ako para mabilis po nating matapos itong ano. Kasi, sa maniwala po kayo at sa hindi, nakabase rin sa ating mga anak ng Diyos yung pagbalik ng Panginoong Jesus. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, ipapangaral ang magandang balita sa lahat sa kadarating ang katapusan. At hindi naman ginagamit ng Panginoon no, para mangaral na mabuting balita ang mga hangin at mga bato. Tayo rin na mga anak ng Diyos ang accountable no, na mag-share ng
katotohanan ng Panginoon. Kaya kung ang church, no, ang iglesia ng Panginoon ay hindi pa handa sa kanyang pagbabalik, nabasa natin yan sa Pedro, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi. Inaantay tayo ng Panginoon na maging aligned sa kanyang kalooban. Saka babalikan ng Panginoon yung kanyang iglesia. Dahil lang babalikan ng Panginoon ay sakdal, no? Sa Revelation, binabanggit din po doon, nanilinis ng kanyang iglesia, yung kanyang damit. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, ibig sabihin, no? Meron din tayong gagawin. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi lang siya basang biglang babalik. Nagaantay tayo ngayon po ng matinding pagkilos ng Panginoon po. In the spirit, nagaantay tayo ng revival, kaya lang, there is a price for revival. There is a price for revival. Kaligtasan ay libre, ngunit ang pagkilos ng Panginoon sa isang tao ay mahirap. Because you need to deny yourself para magamit ka ng Panginoon. Kasi kung ang sarili mo ang nabubuhay sa iyong sarili, hindi makapamuhay si Kristo sa pamagitan mo. Hindi ma-express yung pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon sa iba kung tayo ang nasusunod. There is a formula for impact. There is a formula for carrying heavy weight of the presence of God. Meron tayong dapat gawin para maging host tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Dumating na yung panahon, mismo kahit ako sa aking sarili, ay nalulungkot para sa atin pong church. Dumating na yung panahon, parang tahimik ang Panginoon. Parang hindi na tayo nakakakita masyado ng mga himala na matitindi. Pero alam niyo po, marami ring mga himala na ginagawa ang Panginoon. Hindi lang din natin alam. May mga tao pa rin at maging tayo ay may kanya-kanya pa rin patotoo na mabuhay ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Romans chapter 2 verse 11. 15 minutes. 10 minutes bali. Romans chapter 2 verse 11. Maiksi lang po ito. Sabi dito sa English ko po babasahin. Romans chapter 2 verse 11, for God does not show favoritism. Amen. Purihin ng Panginoon. Dito sa atin pong kaharian, sa kaharian ng Panginoon, no? Mahal ng Panginoon lahat ng tao. Equally. He doesn't show favoritism. Ano sabi sa Tagalog naman? Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ibig sabihin, yung pakikitungo niya sa lahat ng tao ay parehas lang. To the degree na kahit ang masasama ay nakakabenepisyo sa pag-ibig ng Panginoon. Ang totoo, nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na, so be perfect as your Father, no, is perfect, ang sinundan nun na versikulo ay nagpapakita siya ng kabutihan sa mabubuti at masama. Perpekto ang Panginoon. No? Mapagmahal siya sa mabubuti, mapagmahal din siya sa masasama. No? Lahat ng tao ay bumibenepisyo sa pagsikat ng araw at sa pagbuhos ng ulan. Kaya purihin ang Panginoon. Doesn't show favoritism. But when we read the Bible, as we understand how God operates, no, kung paano siya kumikilos, parang makikita natin sa Biblia na He loves us equally, but He doesn't trust us equally.
hindi niya basa-basa ipinagkakatiwala yung kanyang biyaya sa isang tao. No, may level ng biyaya na tinatanggap ang isang tao na hindi katulad nung kanyang kasama sa parehas na simbahan. Kailangan maintindihan po natin na ang paglilingkod sa Panginoon sa in the kingdom of God, there is dimensions or may degree, there are levels, no? Lagi ko siguro po na i-share to na meron tong level. Palagi natin makikita yan. Ang sabi ng Panginoon, may bumubunga ng 100, may bumubunga ng 60, may bumubunga ng 30. At makikita natin yan sa salita ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ng Panginoon ng 5,000 yung isa. Yung isa, 3,000 yung isa, 1,000. Hindi pantay-pantay yung tiwala ng Panginoon sa mga tao. To the point pa nga na kung hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Panginoon, parang pwede mong maisip na may mga favorite ang Diyos. Parang pagka hindi mo maiintindihan yung kung hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Panginoon, pagka tumingin ka sa mga tao, ba't parang ang Panginoon malambot ng puso niya dito? Bakit parang ang Panginoon naman nire-reject tong mga tao na ito? Parang bias ata ang Panginoon. Sabi dito sa mayroon po akong ano dito ko, digo, until you understand the character of the operation of God, no, operation of the kingdom, you may think God has favorites. Pero ang totoo, ang Panginoon, wala siyang paboritong pastor. Wala din siyang paboritong businessman o estudyante. Wala rin siyang paboritong musician. Ano pa ba ating mga ginagampanan, lalo sa gawain? Wala siyang mga paboritong song leaders. Meron ba kayong paboritong song leader na pagkayo ng song leader? Alam mo, ay, maayos to, maganda to. Meron ba kayong mga paboritong mga pastor na pagka magsasalita, ay, ito, ayos to. Ang Panginoon, wala siyang paboritong mga pastor. Dumarating tayo dun sa katanungan na ano ang responsible, bakit parang ang Diyos, no, ay umaayon dun sa isa at dun sa isa, parang hindi siya, walang pabor na natatanggap sa Panginoon. Makakaramdam tayo ng bigat na meron tayong gagawin din. At ang trust ng Panginoon ay hindi basta-basta, no, na ibinibigay sa mga tao dahil may responsibilidad din ang tao sa kanya pong buhay. Meron tayong responsibilidad at meron tayong kakayahan na magsabi kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Hindi ka bastang magigising sa isang araw na magiging pastor ka na. No, may ginawa ang mga pastor, nag-aral sila ng salita ng Diyos. Maging ang mga businessman, no, at mga kapatid natin na maayos yung kanilang pamumuhay. Meron din silang ginampanan at meron silang mga, no, mga sinunod na patterns of the kingdom, bakit nila tinatamasa yung mga bagay na meron sila ngayon. Kasi makikita natin yung pagkakaiba ng mga tao. Halimbawa na lang sa mga pastor, meron mga pastor parang maganda yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Meron namang iba nag-i-struggle para lang magkaroon ng impact sa ministry. Sa finances, merong mga tao na pagka nag-o-open sila ng business, maayos yung kanilang lilinawin ko lang po, ang pinag-uusapan po natin, kaharian ng Diyos po, ah. Kasi sa mundo, you need to sell your soul to rise. Pero dito sa kalooban ng Panginoon, iba. No? Sa mundo, napakadali lang umangat. Ibenta mo yung kaluluwa at yung buhay. Kapalit ng kasikatan. No? Kapag dumating yung offer ni Satanas, hindi na kailangan dumating ni Satanas na makikita mo parang isang
pogi, o kaya may sungay na demonyo. Hindi na. Nagsasalita si Satanas sa ibang mga tao. May mga tao lalapit sa'yo at sasabihin, gusto mo ba maging artista ka? Ganito lang naman gagawin mo. Kailangan mag-ubad ka. No? Si Satanas na yun. No? Ganon yung paraan ng mundo. You sell your soul. You sell yourself. No? Pero sa Panginoon, you need to align, no, kung ano yung ginagawa ng Panginoon. There are three levels of anointing. Number one is, you are anointed because you have faith in Jesus Christ. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, anointed na tayo kasi meron tayong relasyon sa Kanya. And there's a certain anointing na natatanggap yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Ano po yun? Illumination. Nagiging maliwanag na sa iyo ang katotohanan. You are anointed na malaman yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, anong degree yung anointing? Ano yung second levels of anointing? No? Yung second level of anointing is when you discover kung ano yung purpose mo. For example, ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon maging pastor, ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon maging engineer. Ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon ay magbukas ng business o maging music o head ng music na inyong church. Kapag nailinya mo yung sarili mo doon, ma-anoint ka ng Panginoon doon sa kung ano yung dapat mong gawin, no? Yan yung second level, discovering your purpose. Pagka na-discover mo yan, at lumakad ka sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo, you are anointed, no, na magawa mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. No? Na-anoint tayo sa ganyan. Pangatlo po, makikita natin, yung iba, Christian naman. Yung iba, nagpapastor naman. Pero hindi sila, parang walang pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. Kasi yung third level of anointing, no, ay nagfa-function lang sa isang tao kapag sumusunod siya according sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon. No, whenever the cloud move, gumagalaw ka din. No, nang ang Panginoon ay nasa disyerto sila, kapag kumikilos yung ulap, kumikilos din yung buong bayan. Meron kasing mga pagkilos ngayon ang Panginoon. Meron kasing ginagawa ang Panginoon, no? Umaabot siya ng mga tao. At kapag ang isang tao ay magpa siya na luminya sa kung ano yung kalooban ng Panginoon na nagawin ngayon, sila yung mga tao na makikita mo na bakit sila nag-excel? Bakit sila matindi yung impact nila? Why? Bakit ang church na ito matindi yung impluensya sa mga tao? Anong kalooban ng Panginoon ang kanilang nasusunod? Ano ang meron sa kanila na wala sa atin? Dahil ang Panginoon po walang paborito. Wala pong paboritong lingkod ng Panginoon ng Panginoon. Na pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon according sa kung ano ang ating, no, ability at kakayahan. O kakayahan. Sorry. Pareho lang yun. Buksan natin ang salita ng Diyos dito sa Mateo chapter 28. Wait nga po. 25 verse 15. Mateo chapter 25 verse 15. Mateo chapter 25 verse 15. Ang sabi po dito ay, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Itong may-ari ng mga pera na ito na 5,000, 2,000 at 1,000, kilala niya kung sino nga yung kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. No? The owner observed his servants. Inobserbahan ng Panginoon yung mga tao. Kung sino yung magpapahalaga. No? Sino yung magpapahalaga? Sino yung mga tao na mamamatay para dun sa kanyang pagkatawag? Yun yung mga tao na binibigyan ng Panginoon ng higit na biyaya.
Kaya masasabi natin na no, may levels, may dimension yung paglilingkod sa Panginoon. At kahit yung pagbibigay ng ika po, no, it is a dimension. Kasi may mga tao na ang kayang ibigay sa Panginoon, offering. Yung iba naman, nakakapag-pledge. Yung iba naman, nakakapag... No, may ibigat at may lalim yung pagtatalaga. No? Nag-iiba-iba. According yan, ang may responsibilidad niyan ay yung kakayahan ng tao. Meron tayong gagawin. Magbukas tayo ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Sabi po dito, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mga mahalagang okasyon na katalaga sila sa Panginoon, kapakinabang sa kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. No? Makikita natin dyan, may mga tao na pagka lumayo sila sa kasamaan, kapag tayo ay no, sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang tawag sa atin po ay mga kasangkapa na ginagamit sa mahalagang okasyon. Dito po kasi, sinasabi na sa isang bahay may mga kagamitang putik at kahoy, meron ding mga kagamitang yari sa ginto at pilak. Kita natin dyan na walang favorite ang Panginoon. Pero kapag meron kang extra effort na sumunod sa Panginoon at alamin kung ano ang dapat gawin at kalooban ng Panginoon, prayerful ka, no, hindi ka nagkakamali, nagkakaroon ka ng wisdom sa Panginoon, magkakaroon ng resulta yung buhay mo na hindi katulad ng iba. Magagamit ka ng Panginoon ng higit kaysa sa iba. No, kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon. Dahil nasa ating pagtatalaga kung ano yung nangyayari sa ating pong mga buhay. Sa katotohanan na ito, kailangan ano tayo, maging mapagpakumbaba. Kailangan lumapit po tayo sa Panginoon nang merong totoong pagsamo na, Panginoon, kung hindi niyo po ako tutulungan sa buhay ko na ito, kung tutulugan ko lang yung aking hinaharap, wala kang maayos na destiny na makikita. Kaya Panginoon, tulungan niyo po. I need to know your ways. Yun yung kailangan natin po malaman. His ways. His thoughts. Kapag yun ang kumilos sa buhay natin, makikita natin na makakakilos ng malaya ang Panginoon sa buhay natin kasi kalooban niya na susunod. At ang nais natin ay maabot yung degree ng pag-align sa kalooban ng Panginoon, no, na kagaya ng ating Panginoong Jesus. To the point na nagpupuri ang mga tao para sa iyo, no? At sinasabi ng iba na doon sa iyong nanay na pinagpala ang iyong ina na nagdalang tao para sa iyo. No? Imagine pagka lumalakad ka sa, "Uy, alam mo, napaka-bless naman ng nanay mo sa iyo." Maabot natin yung pagsunod sa kalooban. Hindi lang yun, ano po, na Panginoong Jesus, pinanganak siya at lahat ng tao nagsimulang magsalita na ganoon. Nakikita natin, no, sinabi ng mga tao sa Panginoon, gumagawa siya ng himala eh. Nakakakilos siya sa plano ng Panginoon eh. Nakakakilos ang Panginoong Jesus sa kaharian ng kanyang ama ng maluwag at makapangyarihan. Biglang may sumigaw na, "Jesus, pinagpala yung nanay mo, yung nagbuntis para sa iyo." Sabi ng Panginoon, "Ha? Pinagpala yung mga tao sumusunod sa Diyos."
nung dumarating dun sa punto ng ang pagpupuri ng mga ta, yung pag-recognize nila sa iyo ay great impact, great blessing. Kasi naman ang Panginoong Jesus ay sumunod sa salita ng kanyang Ama. Tapusin na po natin ito dito. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. No, lagi natin tatandaan na we need to work hard. Tulungan tayo ng Panginoon. Kailangan natin pag-igihan at maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi basta-basta darating ang Panginoon na natutulog tayo. Salik, sinasabi nga ng Panginoon, gumising kayo. Magpursigi tayo dahil ngayon na yung panahon na ang mundo, mga kapatid, alam ko po may mga lingkod ng Panginoon nakikinig po sa akin, pero dumarating yung panahon na ang mundo naghahanap na ng kapangyarihan. Naghahanap sila ng kapangyarihan. Sabi ng Korinto, ang mga Hudyo naghahanap ng himala, ang mga Griego yung naghahanap ng katalinuhan. Yun kasi hinahanap nila eh. Kaya nung ang Panginoon ay nagbigay ng himala sa kanila, tapos ang Panginoon. Kasi nagpakita na siya eh. At ako naniniwala po sa huling tagpo, kaya ipinangako ang banal na Espiritu para bigyan ng huling babala ang mundo na ito. At kinakailangan ng Panginoon yung kanyang mga anak na sumunod sa kanya para ma-express ng Panginoon yung kanyang sarili sa mundo na ito sa pamamagitan natin. Makita sa buhay ng mga mananampalataya, hindi nung ilang mga mananampalataya. Gusto ng Panginoon na ipakita ang kanyang sarili sa mundo na ito sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. At kung tayo ay kikilos according sa kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay mo po, hindi ko yun basta-basta maintindihan. Merong mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon na kapag sumang-ayon tayo sa kung anong pinagagawa ng Panginoon sa atin, makikita natin yung pabor ng Panginoon sa ating pong buhay. Makikita natin yung totoong pagkilos niya. Kagaya nga na sinabi ng Panginoong Jesus, no, sino man nagnanasa na sumunod sa kalooban ng Diyos ay tutulungan ng Diyos na matupad iyon. Salamat po sa Panginoon. Yung pagdalo po sa gawain na ito ay malaking pagtugon sa panawagan ng Panginoon, dahil you always remind yourself about Jesus, about our ministry, kung ano yung ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Tulungan niyo po aming po mga pastor. Lahat ng foreign churches, Panginoon, ganun din po yung mga local churches namin. Walang mas higit sa kanila, walang mas magaling, Panginoon. Ay sa biyaya nyo lamang po, Panginoon, nakakapagpatuloy ang bawat isa. Ngunit ang dalangin namin sa oras na ito ay maging malinaw ang aming pandinig. Maging malinaw ang aming paningin. Sabi dun sa isang awit, help me to discern what's not from you and leave it all behind. Lord, tulungan nyo kami na hindi kami magsayang ng panahon. Tulungan nyo po kami, Panginoon, sa biyaya ninyo, Panginoon. Lalo kaming maging kagamit-gamit sa inyo, Panginoon. Maipakita namin sa mga tao, Panginoon, ang pag-ibig po ninyo. Lahat ng mga churches na namin, Panginoon, na ipinagkatiwala po ninyo, mga kaluluwang inaalagaan, Panginoon, ginagabayan, tinuturuan, Panginoon. Sangkapan niyo po na kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Sa tuwing nagtitipon kami, samahan niyo po kami, Holy Spirit, at kami palakasin. Edify us, Lord. Palagi niyo kaming tawagin sa pananalangin, Panginoon. Palagi niyo kaming tawagin sa paghahanda
ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoong Jesus. At kayo rin po ang patuloy na magpala upang magamit, Panginoon, yung mga kapatid namin na pinagkalooban niyo po ng gift sa pagbibigay. Panginoon, mayroong mga tao talagang tinawag para magbigay. Lord, patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy niyo po increase yung kanilang nasasakupan, Panginoon. Patuloy niyo pong palawakin, Panginoon. I-promote niyo po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Kung ikaw man po ay nagtatrabaho at nagagamit ng Panginoon yung iyong yung mga ikapo, sige, claim natin sa oras na ito yung pabor ng Panginoon. Lord, we need your grace. Hindi lang namin, hindi lakas namin, Panginoon. We need your grace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak favor in the name of Jesus. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa inyong po mga salita at sa pagbubulay-bulay namin, Panginoon. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon.